up mga kapuluhan. 26 minutes before the hour of 10 o'clock. Ang bilis ng panahon, no? Kailan lang, masaya kayo ngayon. Ex mo na siya. Ano yung ibig sabihin kanina lang, pagsalita ko, 9 o'clock ngayon, 9:34 na. Kailan lang ikaw ang mundo niya ngayon? Oh, iba na kasama niya sa FB niya. Wow. Binabati ka mga banggala at ang mga nila lang na pagpasok ng 2022, nabungaran ng heartbreak. May mga ganyan eh. Sino sa inyo nabungaran ng heartbreak ngayon 2022? Yung ano, yung okay naman ang buhay, love life lang kulang. Diba? Pero huwag kayong magalala, hindi naman nakakamatay, walang jowa, no? Diba? Oo. Hindi naman nakakatunaw pag wala ka jowa. So huwag magmadali, huwag madaliin. Diba? Sabi ni iba, huwag madaliin, 41 na ako. Sorry na. Ang point ko lang naman. Diba? Minsan kasi if we force something, we might end up making the wrong decision. Hello po sa lahat ng mga nilalang na once upon a time, they forced something and they ended up making the wrong decision. Ah, diba? Ang pag-ibig daw, parang pagluluto yan eh. Diba? Tamang sangkap, tamang tansya, tigit sa lahat, tamang apoy. Yay! Huwag gaanong nagliliya, huwag gaanong mainit, huwag din gaanong malamig. Hello po sa mga nasilaban na ng pag-ibig, diba? Yung mga nasilaban na ng init ng kanilang pagmamahal. Yay! Hello po, tawag na 7001-7949 or 8721-2429. Good evening, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Binabati ko ng maligayang pakikinig ang mga taga Bulacan. Hello po sa inyo. Hello sa Team Sweetie, ha? Maligayang bati sa mga taga Team Sweetie. Kamusta, ha? Kamusta membership sa lugar dyan, ha? Ay, nako. Uy, malapit na concert ng Cardiac, ha? Oo. Baka isipin nyo, naka-gown kami. Hindi kami naka-gown dun, ha? Oo. Actually, naka... Ang suot ko lang, hindi pa alam nagandang kara, eh. Langis lang suot ko sa... crudo. Oo, crude oil lang suot ko. Ano lang mga pangga, marami kasi nagre-request sa amin to do this. Diba? So, gagawin namin. Right? So, we're going to present something sa inyo. Diba? For the Valentine season. Wala kang jowa, manood ka ha. Sa mga walang jowa sa Valentine's, pag nanood kayo, mag-mint green kayo. Ang bansang kulay ng mga single pero masaya. Mint green! Tandaan, mint green, pambansang kulay ng mga single, pero masaya. Mint green, hindi green. Dito pa si Gandang Karay. Sabi niya, paano ako naka-green? Hindi yan green, hindi yan mint green. Ang tawag yata dyan ay ano eh. Parang forest green yan eh. Oh. Ba't single ka ba? O di ikaw na masayang single. Ay! May caller tayo si Patricia ng Bulacan. Patricia. Hello? Hello po. Lungkot naman ni Patricia. Napaka, yung DJ, napaka-hyper eh. Hello po. Patricia? Po. Saan ka sa Bulacan? Sa Pandi po. Pandi? Opo. Nakatawag ka na ba dati? Hindi po. Ah, talaga? Anong ginagawa sa buhay ni Patricia? Estudyante po ngayon. 21 ka pa lang, di ba? Opo. Anong kinukuha mo? Anong grade ka na? Second year college po. Ah. Inabot ka ba ng K-12? Opo. Graduating ka na sana, no? Opo. Yan ang sinasabi ko! Ha? Kaya nagulat si Gandang Karan, di ba? Di ba? Yung anak ko, dapat fourth, di ba? Dapat second year college na rin yun, eh. Ha? Okay, to 12 pa. Ano kinakuha mong course? Business ad po. Ha, talaga? Ay, di alam mo kahulugan ng SWOT.
Anak ng puta, hindi mo alam? Nakalimutan ko na po, sobrang dami po lang. Hindi mo makakalimutan yung basic yun. Basic yun! Strength, weaknesses, opportunities, and yung T. Strength, opportunities, weakness, strength, weaknesses, opportunities, and yung T, I. Repeat after me, Tansan. Tansan. Yan. Tansan, naniwala ko. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Ikaw ba nag-aaral ka? Talagang buhay. O puro ka Valorant? Ay, di po ako nag-online games. Talaga? Totok lang po ako sa FB. TikTok. Yan, buka TikTok. Bakit mama, nagnegosyo ka na, Patricia, at yung mama nga. Anong gusto mo? Mama, may pera ka bukas, 1 billion. Ang gagawin mo sa 1 billion? Siguro po, tatayo ko po siguro ng isang business. Tapos yung matitira ko. Ano negosyo nga? Ano po? Gusto ko po sana, restaurant. Ako pag may 1 billion ako lang, tanong mo nung gagawin ko. Ano pa? Titira ako sa Hera Palace. Matamata, alam mo ba yung Hera Palace? Hindi po. Doon nakatira si Judante. Kaya mo si Judante? Hindi rin po. Si Judante ay kasakilan ni Ryuson. Kaya mo si Ryuson? Hindi rin po. Sila yung mga na-involve sa buhay ni Minsol A bago mamatay. Hindi mo kilala yon? Ha? Hindi rin po. Hindi mo kilala si Judante? Bakit hindi mo kilala si Judante? Ha? Ikaw, happy kilala mo si Judante? Hindi mo rin kilala? Bakit ba ako lang nanonood ng Korean novela dito? Manood kayo ng Korean novela, Penthouse. Alam nyo ba kung bakit masama pakiramdam ko ngayon? Bakit po? Alas 7 na ako natulog. Kami ni Gandang Kara, nag-watch together kami ng Netflix, ha? Alam mo kayong Messenger, Facebook, tigilan nyo na yung feature nyo na watch together. Kasi parehas kami ni Gandang Kara, puyat, kakapanood ng Judante. Judante? Ka. Penthouse War in Life. Oh, sa Netflix. Nakikita ko nga po sa Netflix. Ay, nakote. Ano mo kumpleto yan? May comedy, may horror. Sige po, papanoodin ko po yan. Mabagal lang ako magbasa talaga eh. Kinahirapan ako kasi. Di ba subtitle? Mabagal ko magbasa eh. Kamukha ni Anthony Taberna sa Judante eh. Oo, kamukha na. Oh, search nyo. Panakilala ko nga yung batikang ano eh. Batikang tagapagbalita kapag nakikita ko yun. Kamukha ni Sir Anthony Taberna. Ay, idol ko sa pagbabalita yun. Well, anyways. Patricia! Pa. May jowa ka na? Meron po. Masaya kayo? Pa. Masaya kayo? Sakto lang po. Masaya naman. Ba't ka tumawag? May problema kayo? Hindi naman po sa problema. Parang ano lang po. Medyo tumatagal, medyo nagkaka-problema na rin po. Oh, ganun talaga pag tumatagal ang relasyon. Dumadami issue. Diba? Yung mga dating kaya niyong palampasin at ibuntong hininga, pag tumatagal kayo, pinag-aaway niyo na lahat. Ano pinag-aaway niyo ngayon? Pa? Ano pinag-aaway niyo ngayon? Ano naman po, pagka malit na bagay lang po. Ay, ewan ko lang, happy ha? Alam mo, happy, may mga maliit na bagay nang tinitigan ko, lumaki eh. Hindi ko. Yung una, 1 inch lang eh. Tapos sabi ko, maliit na bagay. Tinitigan ko, naging 3 inches. Ewan ko ha? Ano yun? Ewan ko sa inyo, ano yung maliit na bagay na pinag-aawayan nyo? Ano na po, pagka kunyari po, meron po kaming hindi po napagkasunduan na bagay. Ano nga? Patulad po ng ano. Specific. Kunyari po, may sasabihin po ako sa kanya na Wag tayong, ano yung talagang napag-awayan ninyo? Huwag mo akong bigyan example. Kailan kayo ulit nag-away? Ano po? 1 year na po yung pinakamatindi. Oh, pala eh. Tagal na pala eh. 1 year na. Bakit nagkausap ngayon? Ibig sabihin, you're doing po, good. I mean, meron pa po akong ano. Hindi po maalis sa akin sa isipan ko. Yung alin? Yung ano po. Parang ano din po. Parang meron pong akong ginawa na mali. Nang lalaki ka?
Hindi naman po sa lalaki. Parang pinaghinalaan lang po ako ganun. Pero may ginawa ka, wala? Wala po. Ah. Chatmate lang po ganun. O, din na lalaki ka. Classmate ko po yun eh. Chat, kasi kung chat, sorry ah, iba kasi yung pagdating sa akin ng chatmate saka chat eh. Alam ko, ini-English mo lang yun, pero pag chatmate parang, ewan ko. May classmate ka, nakachat mo? Nakachat ko po siya dahil meron po kaming parang group project po, ganun. Oh, ano mali doon? Ikaw nagsabi may mali ka nagawa. Parang ang nisip po niya naging in-entertain ko po yung ano. Ano yun? Yung wala boy. Wala ko pang alam sa inisip niya. Yung boy. In-entertain mo ba talaga? Ikaw nakakaalam yan. Opo, in-entertain ko po pa, kinausap ko siya, nag-chat kami, pero one day lang naman po yun. Bakit? Nililigawan ka ba ng boy? Hindi po. Anong mali dito? Anong bang dahilan ng boy, bakit kanya kinakontak? Ano po, yung dahil nga po sa group po namin, sa group activity po. Ah, so wala namang iba nag-usapin mo, Alicia, wala namang... Alam mo, ang ganda ng dimple mo, ang sexy ng shoulders mo, wala namang gano'n. Wala na po, tinatanong lang po niya kung, ano, di ba nga po, online. Oh. Online na, no. Tapos tinatanong po ako, saan bahay mo? Saan, ano, libre ka naman, gano'n. Parang, pero wala, ano po. Pero walang mali siya, kumbaga, kantsa o tropa lang. Apa, gano'n. Anong part dito yung feeling mo mali? Kasi ikaw nagsabi. Eh, parang, inadmit ko na rin po, para kung inano ko na din po yung boy. Ano yun, ano yun? Parang ano mo yung boy? Parang inano ko di parang flirt po gano'n kung tawagin. Anong ang part na usapan ninyo yung flirty? Rayo mo sa akin. Parang inano ko di po. In-entertain ko po siya ano na. Ano nga? Kasi ko nagtanong lang sa bahay nyo. Sinagot-sagot ko po siya kung ano. Kung mua-mua ka bahay. Boyfriend. May boyfriend ko po ba? Kung yan! Yan ang tinatanong ko! Kaya nang manggagay kung may boyfriend ka. Apa? Ano yung sagot mo? Parang tinanggi mo ba o hindi? Tinanggi ko po. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Kao pala ang aakit sa puso ko. Yun! Yun po. Tapos, parang ano po, kasi ang ginawa ko, pinagbubura ko po. Kada mag-chat po siya, pinubura ko po yung message. Ah, okay. Nag-taxil ka nga. Yun so, yun. So, yun po. Ah. So, kasi pag dininay mo may jowa ka, nagpapaligaw ka eh. Tama, mali. Hindi, mag-dinay ka, mamumura ka. Sige. Ha? Anong purpose nung tinanong ako may jowa ka, wala, pero dininay mo? O, di nagpapaligaw ka. Diba? Tapos binubura mo pa. Diba? Oo. So, 1 year ako nagpapagawain yan. Opo. Nakipagkita ka ba sa lalaki? Hindi po ako may nakita. Puro chat lang po talaga. Classmate mo lang to sa Zoom, diba? Opo. Oo. Yun po, parang nagka, tapos siya naman po yung parang nahulihan ko din. Ginandihan ka din niya. Pero 1 year ago pa to, di ba? Apa. O di, ibig sabihin, for 1 year, okay na kayo. Ba't ka tumawa? Hindi, ako po kasi, meron po kasi akong ano, trust issue. Ikaw na lang loko, ikaw ba trust issue? Hindi po, kasi, di o yun nga po, ginandihan niya din po ako. Kasi, parang ano din po sa akin, parang ano, Teka lang. Si Gandang Kara uwi na. Paalam ka dito. Wait lang ha. Mag-hello kay Gandang Kara. Hello po. Hello po, Gandang Kara. Wala ka bang goodbye kiss sa akin, Gandang Kara? Tek na yan ha. Hindi ako makagalaw eh. On air ako eh. Hello ko ka rin niya. Parang gala na din po. Hindi naman po siya nag, ano. Pero 1 year na eh. Alam mo, parehas lang kayo may ginawang kalokohan. Tama? Apa. Parehas kayo. Tabla kayo eh. Ang pagkakaiba nyo lang, ikaw, walang ebidensya sa'yo. Tama? Hmm. Magaling ka eh, ha? Hmm? Ang bura ka ng usapan eh. Tama? Apa. That means to say, you are just as guilty as him. Ano man ang ipatumo sa kanya, bilang wala kang tiwala,
the same thing applies to you. As a matter of fact, ikaw lang ang ginantihan. So it puts you in a position na hindi ka pwede mag-complain. Apa. Di ba? 1 year na kayo. Ikaw mahal mo boyfriend mo? Pa? Mahal mo? Siyempre naman pa. Kailan kayo huli nag-away na nagduda ka? 1 year ago? Hindi pa. Ay, kailan? Araw. Bakit? Ano bang trabaho na boyfriend mo? Ano pa? Driver pa. Driver ng? Ano ba? Mini dump truck. Mini dump truck? Papa, mababiyahe po ng lupa. Ah. So feeling mo, pag mabiyahe siya, may babae siya? Sin yung jawa niyo, yung pahinante niya, i-dump truck ng driver. Mahirap, alam mo, hepe, hirap ang trabaho niyan. Kasi, alam mo kung bakit mahirap? Ang boring niya natin, ang pinaka pwede mong takbuhin niya, 80 lang. Pag may karga? Ang tagal niyan. Kaya nung nagaling kayong Bicol, hepe yung mga dump truck, di ba? Kinawa ko ng 7 oras sa Maynila, 7.5, di ba? Feeling ko yung truck na, nilagpasan natin sa bandang Nagahepe, mga 3 araw biya yun. Malayo, mahirap eh. Kasi inaawi mo siya araw-araw. Opo. Hindi, alam mo, Patricia, hindi tama yan. Nag-drive yung boyfriend mo. Maging bahagi ka ng ano, kaluwagan ng utak niya. Huwag kang pampagulo, nag-drive yung tao eh. Nakakabigat ng buhay yung ganyan jowa eh. Para kayong bagong mistress ni Judante eh. Diba? Toxic. Ba't mo ako tinamagan ang tanong mo? Gusto ko lang pong ano, nilipon ng advice. Paano po ang maalis yung pagiging paranoid? Ganyan. Paranoid. Well, kasi hindi ko alam kung paano maalis yung pagiging paranoid. Dati. Kung matatanggal ba ng tuluyan yan. Pero kasi ako naniniwala ko yung selos. Wala nang masama dyan eh. Ilulugar mo lang, hepe, di ba? Merong selos na cute eh. May selos na masarap sakalin eh. Di ba, hepe, di ba? Huwag ko lang ha. Ito coming from a guy's point of view ha. Limbawa may jowa ka, hepe, nagselos jowa mo. Nagselos siya ng, baka may iba ka dyan, no? Limbawa ganun lang. Ang lalaki, sabi namin, ano ka ba? Ikaw lang naman yung love ko eh. Kasi, depende kung paano ko nagselos, kung paano ko masagot sa'yo. Di ba? Kaya naman nagselos ka sa amin. Sino yun? Ha? Sino yung ano? Ba't hindi ka tumatawag? Ba't hindi ka paramdam? Lalo pa yung ginawa ka, babalikan kita, mamurayan pa kita. Eh, sira pala, tungaw ka pala eh. Nakagawa mo magalit, ikaw una ng loko sa akin, hayop ka. Ah, ganun pa ako. Depende yan eh. I'm not saying na we tolerate jealousy if it's baseless. That's not my point. My point is, wala namang masama ate kung magsiselos ka. Diba? Depende sa approach. Kung talagang hindi mo maiwasan, depende sa approach yan. Tanda mo, yung boyfriend mo, nagmamanay mo maghapon yun. Hindi mo pwedeng binibuisit yun. Apa. Diba? Number 2, ate. Bakit ang kapal naman ako magselos? Ikaw ito ko na lang loko. Pa? Diba? Bakit ikaw yung selos ng selos? Ikaw na nga ito ko na nagloko. Hindi ko rin. Ano man ang dahilan para awayin mo siya? Ikaw yung unang nagloko, hindi naman siya. Ikaw yung unang nagloko. So kung may unang dapat mapraning, hindi siya. Hindi dapat ikaw yung boyfriend mo. Eh ikaw ka pinagkatiwalaan niya ulit, di ba? Apa. Kung ano issue mo? Bakit mas special ka sa kanya? Ha? So gusto mo malaman kung paano pagpapraning? Oo. Mahirap magalit ng magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Parehas magnanakaw eh. O ikaw ate, hindi ka pwede magselos ate. Kumbaga, ano yan, you have to tell yourself that I put myself in a position that I cannot be jealous. I cannot demand, diba, these kinds of response from my partner kasi ako yung unang nagloko. Ngayon, kung pinagkatiwalaan niya ako after siya nalokohin, diba, ako yung unang-unang magpapakita sa kanya na yung relasyon namin. Kasi ikaw na nagloko eh. Yung relasyon namin, dapat trustworthy ang bawat isa. Manguna ka kasi ikaw na nagloko. Ikaw yung manguna. Gets mo? Apa. Kaya nag-away ba kayo kanina?
Hindi naman po. Kailan kayo lang nag-aaway? Kapon. Araw-araw eh. Inaano ko naman po na huwag po, pinipilit naman di po ako yung sobrang mainitin ako. Eh, wala akong pakialam sa pinipilit. Kung nangyari pa rin, nangyari pa rin. Ano nakita mo kahapon na nagalit ka na naman? Po? Ano nakita mo kahapon na pinagawaan niyo na naman? Pang naggalit po siya sa akin na parang pinapakialaman ko po siya, ganun. Ano nga pinapakialaman mo sa akin? Lahat po ng bag, lahat ng... Ano nga? Ano yung pinagawa? Ano eksaktong topic kahapon? Tulad po nung ano, yung, about, may sakit po kasi siya eh. Na ano? May sakit po siya tapos, inanong ko po siya, pinantahan ko po sa kanila. Tapos, tinanong ko po, kamusta ganun. Tapos may po ang ulo sa akin. May sakit eh. Ano sakit niya? Ano sakit niya? Lagnat po. Pag ganun, magbigyan mo lang. Opo, tas yan po. Tas, yung tao nga gutom eh, mainit ulo, may lagnat pa kaya. Diba? Alam mo, ganito ano, total ikaw na mga usap ko, Patricia, diba? Po. Ikaw na lang yung ano, maging source ng happiness niyong dalawa. Opo. Diba? Opo. Oo, ikaw na lang. Huwag nang para ano, huwag nang para palalaki mo pa yung mga away ninyo. Opo. Ikaw na lang maging source ng happiness ng ano. Inyong dalawa. Ikaw na lang yung, kumbaga, total, ikaw na makausap ko. Ikaw na lang yung manguna sa, ano, sa relasyon para maging masaya. Alam mo, masaya magkaroon ng masayang relasyon. Ako yung panagkita kayo, nagkakwentuhan kayo. Hindi yung naghahanapan kayo ng mali. Diba? Kasi kung ang relasyon ninyo naghahanapan ng mali, makipaghiwalay ka na lang. Maganda pala ng best friend yun. Kasi mas maganda, hindi toxic yun. Diba? Mahal mo naman eh. Ano, kumbaga nakadepende naman sa inyo kung magiging masaya relasyon nyo o malungkot. Ha? Ang lapit mo, ano? May sakit na yung boyfriend mo, kaaway mo pa rin. Hindi naman pa yung ano. Siya po yung umaaway sa akin. Anong ginagawa pag inaaway ka niya? Ala po, tumatahimik na lang po. Mali, ako. Mali, dapat di ka tumatahimik. Eh, kisa po sabayan ko pa po, lalo po. Hindi mo kailangan sabayin. Isusubo mo lang. Yung pagkain, tapos, uy, masarap to, kainin mo rin, ganon. Kaya po, anong iniisip mo? Kaya po, napakadami ng utak mo. Kakain. Alam mo, minsan, Epi, yung mga lalaki, totoo to, ha? May mga lalaki, Epi, mahintulog, gutom lang naman pala, no? Di ba? Wala, mahintulog, gutom lang, gusto lang pala pagkain. O, subo. Alam mo, huwag mo kalilimutan, Patricia, na sa relasyon, pag babae ka, ikaw yung charm ng relasyon. Ano matagal ng charm? Alindog. Ang babae, ang laging alindog ng relasyon. Kaya mga ba, you are the charm of the relationship. Alright? Oh, ibig sabihin natin, pag mag, di ba, gamitin mo na alindog mo, lalambingin mo lang. Mahinta naman ang ulo mo, pinunta ka kita para lambingin. Alay ka nga dito, hinta naman ang ulo, ganon. Lalambingin mo lang. Di ba? Yeah. Oh. Ang daming nagulat, akala ko nasusubo pagkain. Meron bang ibang nasusubo, di ba? Huwag kayo baboy, ha? Pagkain lang alam sinusubo, ewan ko lang sa iba. Parang, kasi nasa harap ko yung pagkain ko, eh. Pagkain lang ang sinusubo, hepe, di ba? Huwag kayong ano dyan. Okay? Ano mensahe mo sa jawa mo? Nakikinig siya. Pa? Ano mensahe mo sa jawa mo? Saan nakikinig siya? Sabi ko sa kanya, sorry kung lagi kami nag-aaway. Lagi ko siyang inaaway kahit walang dahilan. Ako sila, ulo ka talaga, ano? Okay. Mayroon po, mahal ko po siya, yun. Tapos, pag-aabaan niyo yung pasensya niyo sa akin. Ano, ulitin mo nga. Abaan pa po yung pasensya niya sa akin dahil sobrang, ano ko po, mukha kong dragon. Hindi, ayoko nang ganyan, ano? Bakit siya mag-a-adjust? Ikaw pala yung dragon.
Bakit? Parang sinabi na teasing ka niya. Ano po, parang... Hindi mo sabihin na... hindi mo kayo sabihin na, oh, try kang baguhin yung attitude ko para yung hindi maubos yung pasensya niya. Hindi mo kaya yun. Kaya ko naman po. Oh, ulitin natin. Anong pangalan? Dali, anong pangalan? Arvin po. Ha? Arvin po. Arvin. Asan si Arvin yan? Tutulog po, namamahinga. Hmm. Anong lugar? Pa. Taga saan? Kalapit po. Kalapit lang po. Pandi rin, pandi? Opo. Oh, sige, oh, Arvin. Arvin. Nakikinig ka man. Pasensya ka na sa ugali po. Tapos, magbabago na ako. Baguhin ko yung ugali ko na laging galit sa'yo, lagi kang inaaway. Since yun, mag-iingat ka lagi sa biyahe mo. Mantra. Yun lang, mahal na mahal kita. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Judante! Epinod kayo ng misis mo. Penthouse. Oo. Oh. Bibil siya magbasa. Basa. Alam mo, Patricia, ano? Sa isang relasyon, yung petty quarrel, normal yan eh, yung petty. Kaya lang kasi pag araw-araw petty quarrel, nakaka-toxic. Tama? Lalo pag aware ka naman, ang kailangan mo lang baguhin yung attitude mo para wala ng petty quarrel. Tama? Opo. Oh, sige. Maging source ka ng charm, maging source ka ng happiness ng relasyon. Huwag kang toxic, ha? Opo. Bas may isa pa po akong tanong. Ay, naku ate, ubus yung time limit natin. Ah, sige, ano tanong mo? Posible po ba na bumalik kami sa dati kahit binigay ko na po lahat ng effort ko? Oo naman. Oo naman. Hindi man dati, pero kumbaga magmamature. Alam mo, hindi ko alam anong kahulugan nung bumalik sa dati, no? Pero ang relasyon kasi nagmamature, eh. Ganito yan, nababa, last year napagawain nyo ito ng matindi. Tama? Tama. Nababa, last year may napagawain kayo matindi. Kung this year pag-aawain nyo ulit yung napagawain nyo last year, hindi ka nag-mature. Kasi every time that you fight, dapat natuto kayo dun eh. Tama? Nagmamature relasyon. So dapat yung napagawain nyo dati, as much as possible, minimize yung dahilan ng away na yon in the future. Kasi hindi pa pwedeng pag-aawain nyo ulit. Alam mo, burara ka maba eh. Pinag-aawain nyo palagi. Kung araw-araw nyo pag-aawain nyo pagiging burara, hindi ka nagmamature. Mas matatigas lang ulo nyo. Alam mo, araw-araw pinag-aawain nyo yung selos mo. Kasi wala kang ibang ganoon, hindi magduda. Pero wala ka naman nahuhuli. Araw-araw yun, wala nagmamature, ate. So, dapat magmature ang relasyon. Hindi ko alam kung ang tinutukoy mo sa dati ay yung dati. Pero kung maging masaya ulit, parang umpisa, pwede yun. Ano pang tanong mo? Wala na po. Baka alam mo, tanong, ano pong labas sa loto bukas? Kasi kanina, Epe, napag-usapan namin mga 20-20 sa meeting eh. Nag-meeting kami, corporate kanina, wala na yung mapagkwentuhan, duwende na yung pag-uusapan namin. Sabi sa akin ng mga, yun, hindi ko alam, kailangan Ma'am Lida, paano pag nakakita ka ng duwende? Sabi ko, pag ako nakakita ng duwende, tatanong ko ano labas sa loto bukas. Kaya pakinabang siya. Patricia, I hope that you and your boyfriend, si Arvin, can mature enough, di ba, to learn from previous fights. Masarap ang masayang relasyon. Alright? Oh. Okay? Gets mo? Aba. Oh, oh, sige. Huwag kang judante, ha? Sige po. Sige. Thank you po. Salamat sa pagtawag. Shout out po, kinakot! Binaba ko na. Huwag niyo akong taparampaduin sa gawin. Don't do it. Huwag ganun, Patricia, ha? Kaya pala di siya makasagot kagad kanina. Oo. Mabilis po ka, Michael, ba? Bagsakan ka. Bagsakan ko mo telepono. Hmm.
di nababaan. Hello po sa mga nanonood ng Judante. Judante. Ano yun, Jen? Epe. Penthouse, War in Life. Nyeso! Alright, coming from Ben and Ben, the music called Katang Isip. Pangga! We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo! Bakit? Sabihin mo! Ha?